Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ako po si Glenda. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan. Pero hindi gaya ng iba kung saan ay karanasan nila ay patungkol sa aswang. Dahil ako naman ay tungkol sa aking sarili at pati na rin sa nakakahalubilo kong mga tao. Bago ang lahat, ay aaminin ko muna ang pagkatao ko dahil ako ay isang aswang. Alam ko na walang maniniwala sa akin dahil sa klase ng kwentong ito. Ang dahilan ko lamang kaya gusto kong ibahagi ay para malaman ninyo kung papaano na totoo ang isang gaya ko. Kung papaano kami mamuhay bilang tao sa umaga at bilang halimaw naman tuwing gabi. Isinilang ako sa isang payak na pamilya. Ngunit ang pamilya namin ay parang isinumpa. Pare-pareho kaming may dugong aswang. Pero hindi naman kami dumadali ng tao. Pilit kasi naming pinipigilan ang nararamdamang gutom at sa halip ay ang kinakain namin ay gaya lamang sa tao, mga ordinaryong pagkain din. Inilalayo namin ang sarili sa paggawa ng masasama. At kung maaari, ay pilit namin inililihim ang aming pagkatao sa ibang tao. Pero yung ibang kaori namin ay may nalalaman tungkol sa amin dahil sa kami ay naaamoy. Kaya naman, minsan ay sinisiraan nila kami. Samantala, dumating ang pagkakataong hindi inaasahan kung saan ay sinisiraan ako ng aming kaori. Paano ba naman kasi, noong may mamatay na kalabaw sa aming lugar, ay kami ng aking pamilya ang binabatuhan ng sisi. Pero malakas ang kutob ko na yung nagbibintang ang gumawa. Dahil dito, naghahanap na lamang ako ng katibayan para mapatunayan ito. Nagtungo ako sa gubat at doon na sila yan ang ginagawa ng nilalang na ito. Doon niya pinapatay ang mga hayop na ninanakaw niya. Kaya dali-dali akong nagpalit ng anyo bilang isang mabangis na aso at hinarap ko ito. Nagulantang naman ito sa aking pagdating. Hindi nagtagal ay umatake siya sa akin. Dahil dito ay pinaghandaan ko siya. Inilabas ko nga ang aking mga kuko. Nang sakmali niya ako ay nakaiwas naman ako. Kaya ginantihan ko siya ng kalmot. Dahil dito, nagtamo siya ng sugat, Sir Casper, at napainda pa. Dumating naman ang mga kapatid ko. Kaya wala itong nagawa kundi ang umalis. Paano ba naman kasi ay mako-corner siya kapag di siya umalis? Pero kinabukasan ay nakatanggap kami ng masamang balita. Ayon kay Victoria na siyang aswang na aming nakasagupa, ang pamilya ko raw ang may kasalanan sa pagkakawala ng hayop sa aming lugar. Kaya nagpaliwanag ako sa harap ng maraming tao. Hindi ako aswang at lalong hindi ako nang bibiktima ng mga hayop. Si Victoria ang tunay na gumagawa nito. Ha? Papaanong ako? Close ko yung mga tao dito sa lugar natin at kilala nila kung sino ako. Ikaw at kayo ng pamilya ninyo ang gumagawa ng mga kabulstogan dito sa baryo. Mabuti na lamang, Sir Casper, nakapagtimpi pa rin ako sa babaeng ito. Bahala ho kayo mga kababaryo kung sino ang paniniwalaan ninyo. Basta ako, nagsasabi ho ako ng totoo na hindi kami ng pamilya ko ang gumagawa nito sa lugar natin. Wika ko, sabay alis na sa harapan ng maraming tao. Ayoko na kasing ipaliwanag ko pa ang sarili ko at pati na rin ang pamilya ko. Maghahanap na lang ako ng tiyempo kung papaano mapapatunayan na si Victoria ang gumagawa ng masama. Pero kada may nangyayari sa mga alagang hayop, talagang kami ang dinidiin na gumagawa nito. Hinahayaan ko na lamang sila dahil ang mahalaga ay gumagawa kami ng mabuti.
Samantala, isang araw, habang ako ay bumibili, tinanong ako ng tinderang ali sa may palengke. Ikaw ba talaga ang gumagawa nun? Marina kong umiling habang nagsasabing, hindi ho ako manang. Kung ganon, sino ba? Nagsasabi lang ho ako ng totoo. At hindi ito isang chismis ha. Si Victoria ho. Malumanay kong tugon sa kanya. Biglang napangiti ang tenderang ito. At sa bandang huli ay nagpakilalang Aling Juana. Marunong akong kumilatis ng tao, iha. At nakikita ko sa iyo ang pagiging totoo. Marunong rin akong tumingin ng nagpapanggap. At nakikita ko iyon kay Victoria. Nakikita ko rin na mabuti kang tao. Dahil sa kanyang binanggit ay napangiti ako. Paano ba naman kasi? Kahit isa man lang ay may naniniwala na inosente ako sa mga krimina na gaganap. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Aling Juana. Wika ko sa kanya. Nagtanong sa akin ang ali. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Glenda. Magalang kong tugon sa kanya. Mula nito ay naging malapit na nga kami ng ali. Parang nagkaroon kami ng kakampi sa buhay ng aking pamilya. Ngunit hindi nito alam na kami ay mga aswang. Patuloy pa rin akong sumusubaybay kay Victoria Sir Caspar. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. May isang matandang babayang namatay na tadtad ng kalmot sa katawan. Kilala ito sa lugar namin na isang mambabarang at gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya siyempre, ang itinurong may kasalanan ay ako. Dahil dito ay ipinaliwanag ko na naman ang sarili ko sa harap ng maraming tao. Hindi ho ako at ang pamilya ko ang may gawa niyan. Ilang ulit ko pa bang sasabihin na hindi po kami mga aswang? Nagpapalusot ka pa. Kayo ang may gawa kay Aling Iska kung bakit siya namatay. Ang dapat nga sa iyo ay pinapatalsik na dito eh. Ani Victoria. Nasa kumpulan na rin ito ng mga tao. Balang araw, mapapatunayan ko rin sa lahat ang tunay mong kulay, Victoria. Pahayag ko sa kanya. Kung may mapapatunayan ka, tugon niya sa akin. Sige, sisikapin kung meron akong mapapatunayan. Nakangiting wika ko sa kanya. Ngumisi na lang rin siya ng nakakaloko. Kaya naman umalis na ako makaraan akong magpaliwanag. Dahil roon ay pag-iigtingin ko na lamang ang ebidensya na maipapakita ko sa mga tao. Iyon ay walang iba kundi si Victoria ang bumibiktima. Ang tanging gagawin ko lang para sa paningin ng mga tao ay walang iba kundi puro kabutihan, Sir Caspar. Kaya iyon lang ang ipapakita ko sa kanila. Hanggang sa meron akong naisip na paraan kung papaano mabubulgar ang lihim ni Victoria. Bibili ako ng kamera. Agad nga akong nagtungo sa camera shop at bumili ng digicam. Ganitong uri ng kamera ang uso ng mga panahong ito. Gagamitin ko ito oras na may ginawa ulit ito na masama si Victoria. Sa totoo lang, kahit ganito akong uri ng nilalang, ayokong makapatay kahit na aswang pa man ito. Dahil naniniwala ako na tao pa rin naman sila, kahit papano. Isang gabi, tumapat ako sa bahay ni Victoria. Inintay ko siya na lumabas doon, Sir Caspar. Alam kong gabi-gabi ito lumalabas dahil sa naghahanap ng pagkain. Maya-maya pa, hindi nga ako nagkamali sa aking akala. Lumabas na nga ito ng tahanan. Kaya sinundan ko ito sa kanyang pupuntahan. Alam ko maghahanap ito ng lugar sa kanyang pagbabagong anyo. Hanggang sa hindi nagtagal, huminto ito sa ilalim ng puno ng kayumito. Unti-unting nag-aalis ng kasuotan at makaraan ito ay nagpahid ng langis sa buong katawan. Hindi nagtagal ay nagpalit nga ito ng kaanyuan bilang isang manananggal. Nahati sa dalawa ang katawan
At bago siya lumipat, nakuhanan ko siya ng litrato ng 5 beses. Pinatay ko ang flash para walang liwanag, kaya hindi niya namalaya na meron na akong litrato sa kanya. Bagamat medyo malayo ang kuha, ay meron na akong ebidensyang maipapakita. Kung mahahawakan ko lang ang asin, dapat sana'y binuburan ko na ito sa kalahating katawan na naiwan. Kaya naman umalis na ako. Magpapatulong na lang ako kay Aling Juana upang ipakalat ang mga litrato. Tiyak na wala ng kawala pa si Victoria. Makalipas ang 2 araw, pagkatapos ko maipadevelop, pinuntahan ko si Aling Juana upang ipakita ang mga larawan. Ito na iyon, iha. Ang mga litrato ni Victoria. Nanlalaki ang mga matang pahayag ni Aling Juana. Opo, siya nga po. Kahit medyo malabo, kitang-kita naman po, diba, na siya iyon. Sige, akin na muna ito. At ipapakalat ko na ito sa lalong madaling panahon. May negosyo kasi ang asawa ni Aling Juana na mga poster at tarpaulin sa Caspar. Kaya sa kanya ko ipinagkakatiwala ang litrato na iyon. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan ay nakagawa na ng mga poster at naidikit na sa bawat lugar. Kaya naman kitang-kita na ito ng mga residente. Maraming nagulat at naalarma nang makita si Victoria na manananggal. Bagamat nasaan yung halimaw ito, kitang-kita pa rin ang pagkakakilanlan nito. Dahil dito, naniniwala na ang lahat na si Victoria ang may kagagawan. Dahil din roon ay marami ng galit kay Victoria. Kaya isang araw ay lumayas na ito sa kanyang tinitirahan. Marahil ay natatakot na tugisi ng mga tao. Nawala na rin ang pagsisisi ng mga tao sa aming pamilya. Sila pangangi sa isang lumalapit para humingi ng tawad. Naging mabait na sa amin ang mga kapitbahay. Kapag may sobra silang pagkain ay talaga nga namang ibinibigay sa amin. Grabe ate, ang sasarap ng mga pagkain na binibigay nila sa atin. Tignan mo oh, may fruit salad. Ang sarap. Pahayag ni Marian, ang nakababata kong kapatid. So, huwag ka nang magtatangka pa na manguha ng mga hayop ha. Maski sa gubat man ito, hayaan mo. Pagtatrabaho ako para may pambili ng masasarap na pagkain. Bigla namang gumuhit ang sigla sa mukha ni Marian. Talaga po ate, ano naman pong trabaho ang pag-a-applyan mo? Tanong niya pa sa akin. Kahit nakasambahay lang basta't may sapat na sweldo, tugon ko sa kanya. Ganun nga ang nangyari. Binala ko na magtrabaho sa kabilang lugar. Mabuti na lamang ay natulungan ako ni Aling Juana. Ayon sa kanya, meron raw siyang kakilala na naghahanap ng kasambahay. Papautangin kita ng pera papunta roon, Glenda. Basta't banggitin mo lang ang pangalan ko kay Mr. De Leon. Tatanggapin ka nila nun. Talaga po, Aling Juana. Maraming salamat po. Babayaran ko rin ho yung utang ko sa inyo. Masayang wika ko sa kanya. Huwag mo nang alalahanin agad yung pangbayad, iha. Makakapaghintay naman ako. Sa sobrang saya nga, ay napayakap ako sa ginang. Parang ito na kasi ang pangalawa kong ina sa sobrang nitong kabaitan. Pero hindi nagtagal ang pagyakap ko sa kanya dahil bigla akong napaso. Hindi ko alam kung bakit ko iyon naramdaman. May problema ba, Glenda? Nagtatakang tanong sa akin ni Aling Juana. Wala naman ho, matipid kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na parang nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Nagpaalam na agad ako sa kanya. Ipinagdarasal ko na sana ay hindi niya mahalata na aswang ako. Baka kasi mag-iba ang pakikitungo niya sa akin kapag nabatid niya ito. Oo't yung ibang mga tao ay pinanghihinalaan rin akong aswang nung hindi pa natutukoy na si Victoria ang gumagawa ng masama. Samantalang si Aling Juana ay hindi ako pinagdududahan noon. Siguro,
May suot siya na anting-anting, kaya ko iyon naramdaman. Samantala, sumapit na nga ang araw na pagpunta ko kila Mr. De Leon. Sumakay pa ako ng bus papunta roon, at pagko ay matiwasay naman akong nakarating roon. Malugod naman akong tinanggap ni Mr. De Leon. Aba, ikaw ba ang anak ni Juana? Tumawag siya sa akin noong nakaraan. Ang sabi niya, ang anak niya raw ang magtatrabaho. Pahayag sa akin ni Mr. De Leon. Dahil sa sinabi nito ay sobra akong na-touch. Ganto pala ang pagpapakilala ni Aling Juana sa akin. Itinuturing na pala akong anak. Hindi yun niya ako anak, kundi kaibigan lang po. Ah, ganun ba iha? Sige, pumasok ka. Ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong gawin. Inilibot niya nga ako sa malamansyo nitong tahanan. Kaya naman tinandaan ko ang mga nakatokang trabaho para sa akin. Madali lang naman ang gagawin ko roon. Dahil nga hindi naman ako pangkaraniwang tao. Tiyak na makakaya ko ang paglilinis ng tahanan, paglalaba, pagluluto, at ang pag-aalaga sa asawa ni Mr. De Leon na si Mrs. De Leon. Nag-uulyanin na kasi ito at mayroon na ring karamdaman. Si Mr. De Leon ang namamahala sa kanilang negosyo, kaya ang nangyayari, kaming dalawa lang ng matandang babaeng laging magkasama buong maghahapon sa bahay. Pero dumating ang araw na napagpasya ni Mr. De Leon na kumuha pa ng isang kasambahay upang may katuwang raw ako. Ang bagong naging kasambahay ay si Matet. Unang kita ko palang rito, namoy ko nang hindi ito gagawa ng mabuti. Lalo na't ito pa ang naatasa na mag-aalaga kay Mrs. De Leon. Napunta na rin sa akin ang magagaan ng mga trabaho, pero hindi ang pag-aalaga sa matandang babae. Sa tuwing kami ay nagkakasalubong ni Matit, masamang masama ang tingin niya sa akin. Paano ba naman kasi? Naaamoy rin ito na hindi ako pangkaraniwan. Pero may mga pagkakataon na nag-uusa pa rin naman kami nito. Bakit mo ba ako palaging sinusundan kapag inaalagaan kong matandang babae? Tanong sa akin ni Matit. Tinitiyak ko lang yung kaligtasan niya. Masama bang gawin iyon? Tugon ko sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? May gagawin ako masama sa matandang yon? Oo, ganun nga ang nararamdaman ko. At alam mo kung ano ako, Matit. Paliwanag ko sa kanya. Oo, alam kong ganun ka nga. Pareho lang tayo. Kaya huwag mong babalaki na magsumbong kung ano ka. Ha? Papatayin ko yung matandang babae na yun sa harapan mo. Pagbabanta pa nito. Huwag mong gagawin yan. Pagsisihan mo lang. Tugon ko sa kanya. Napangisin na lamang si Matit sa inihayag ko. Samantala, habang nasa kwarto na ako ay nalungkat ko ang mga gamit ko. Hanggang sa natagpuan ko yung digicam na ginamit ko kay Victoria para maniwala ang mga tao na siya ang aswang. Walang hiya kang maninilong ka. Mabuti na lang ay nasa akin pa itong camera. Ipapakita ko ito kay Pusing. Huhulihin ko sa aktong may ginagawa kang masama kay Mrs. De Leon. Pulong ko sa aking sarili. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, hindi alam ni Matit na palihim ko siyang pinagmamasdan habang sinusubuan ang pagkain ng matandang babae. Nang matapos niyang pagkainin ito, ay binasahan pa niya ito ng libro. Isa kasi ito sa bilin ng aming mga bossing. Dahil madaling makakatulog ang matandang babae, oras na basahan ng mga kwento. Halos mangawit pa nga ako sa kakahintay sa pagsapit ng nakatakdang oras. Makaraan mang mahigit 40 minutos, nakatulog na si Mrs. De Leon. Ito naman ang naging pagkakataon ni Matit upang magbagong anyo. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging isang napakapangit na nilalang na may matatalas na ngipin. Subalit kahit ganun pa man ang kanyang itsura, ay mababakas pa rin ang pagkakakilanlan nito. Maya-maya pa, inilabas na ni Matit ang kanyang manipis na dila
na parang sinulid, ngunit kasing tigas ng isang karayom. Tinusok nito ang liig ng matanda at parang lamok kong simipsip ng dugo. Siya nga pala, hindi ko pa pala nababanggit simula umpisa. Ako at ang pamilya ko nga pala isang uri na kayang magbalat kayo bilang mga hayop. Subalit itong si Matet ay isang maninilong kung saan ay nagiging impakta siya at sumisipsip ng dugo sa may sakit o matanda ng tao gaya ni Mrs. De Leon. Walang anong-ano'y pinitsuran ko na nga ang ginagawa ni Matet, samantalang yung matanda ay nananatili pa ring tulog. Hindi kasi mararamdaman ng biktima ang pagtusok ng dila nito sa liig sapagkat para lamang kinakagat ng lamok. Sobrang nipis lang talaga kasi ng dila. Kumbaga, hindi mapapansin ang sakit ng pagtusok. At dahil may flash ang digicam, napalingon naman agad sa akin si Matet. Tumitig siya sa akin na mayroong pagbabanta. Natigilan na rin siya sa pagsipsip ng dugo sa matandang babae. Lubas ang naalarma sa aking ginawa. Gayunpaman, tulog pa rin si Mrs. De Leon. Agad naman akong nagtungo sa likod ng bahay. Parang ipinapahiwatig ko sa kanya na doon kami mag-usap. Sinundan niya naman ako. Walang hiya ka. Bakit mo ako kinuha na ng litrato? Ano iyan? Para ebidensya mo. Bulyaw sa akin ni Matet. Dingdong, tama ka. Ipapakita ko ito kay Mr. De Leon. Para mapatalsik ka na at para hindi ka na makagawa pa ng hindi ka na isnais. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman ito ipapakita sa kanya pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong niya sa akin. Mag-resign ka na sa trabaho kapilit ng hindi ko pagpapakita ng larawan kay Mr. De Leon. Pumapayag ka ba sa kagustuhan ko? Hindi. Dahil narito ang kailangan ko. Ang malaking pasahod at ang dugo ng matandang yon. Ikaw ang magsisisi, Matet. Ipapakita ko talaga ito kay Mr. De Leon bukas na bukas. At huwag na huwag mo nang pagtatangkaan pa uli si Ma'am. Alam mong isa rin akong halimaw. Kaya may kalalagyan ka sa akin. Tugon ko sa kanya. Bakit ayaw mong sumipsip ng dugo at kumain ng laman na sariwa? Hindi ba't iyon naman talaga ang kailangan natin? Kahit magkaiba man tayo ng lahi? Tahasan niyang tanong sa akin. Simple lamang ang sagot ko sa kanya. Ang buhay ay laging may pagpipilian kung gagawa ka ng mabuti o masama. Doon ako sa tama at natuklasan ko na yung gaya natin. Pwede rin naman palang kumain ng karne na nabibili sa palengke. Kami kasi ng pamilya ko, nag-aalaga ng mga manok. Matapos kong sabihin iyon sa kanya ay tinalakuran ko na siya. Nakikita ko kasi na parang natauhan siya sa inihayag ko. Hinayaan ko na lamang siya na mag-isip-isip kung ano ang kanyang gagawin. Kinabukasan, nalaman ko na umalis na si Matet. Ayon kay Mr. De Leon, nag-resign na raw ang babae dahil gusto na nitong bumalik sa kanilang probinsya. Kahit mababaw lamang ang paliwanag ni Matet ay pinayagan naman ito ng aming boss. Nakahinga na lamang ako ng maluwag dahil nakapag-isip-isip na pala si Matet. Samantala, kumuha naman ng ipapalit si Mr. De Leon ng bago. Bilang isang aswang ay naaamoy ko naman na pangkaraniwan na itong tao. Nalagaan pa nito ng maayos si Mrs. De Leon. Dahil dito ay naging kampante na ako at nakakapagtrabaho na ng maayos. Pinapadalan ko ang pamilya ko buwan-buwan. Natatawagan ko rin ang mga kapatid at mga magulang ko. Pati na rin si Aling Juana. Kinumpronta pa nga niya yung tunay kong pagkatao. Bilang may tiwala naman ako sa kanya ay nabanggit ko nga ang totoo. Ayon sa kanya, walang masama sa pagiging aswang basta't maging mabuti lamang. Naniniwala kasi siya na bawat nilalang sa mundo ay nahahati sa dalawa. May mabuti at may masama. Mapatao man iyan o aswang. Samantala sa paglipas ng ilang taon,
Nabalitaan ko na sina Victoria at Matitay sumusunod na rin sa aming mga yapak. Iyon ay walang iba kundi ang gumawa ng mabuti sa kabila ng pagiging alagad ng dilim. Mabuti na lamang inagbago sila sa mga ginagawa kong pamamaraan. Hanggang dito na lang po ang kwento. At lubos na nagpapasalamat, Glenda ng Mindanao. Hindi sinabi sa kwento, no, kung nabayaran ba yung utang. Pinakaayaw ko kasi sa tao yung hindi nagbabayad ng utang. Alright, magkape ka muna.